like a Hellcat. Hello guys, good evening. Today's vlog, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-re-upload ng Reels content na galing sa YouTube na hindi tayo makapiray. So, marami pong nagtatanong kung paano kasi lagi po silang nakaka-copyright. So, mayroon po lang po tayong gagawin kung paano. So, dapat natin sundin ang mga steps na ituturo ko po sa inyo para maiwasan po natin ang pag-copyright. So, guys, if you are new here on my channel, please click the subscribe button and the notification bell para makapdate ko po kayo sa next video na aking gagawin. So, guys, sundin nyo na po ito. A few moments later. So, punta po yata tayo sa YouTube. Ayan. So, ayan po yung YouTube channel ko. Then, hanapin ko lang po yung ano. Ayan po. Yung cute pit channel, serious content ko po yan. So, yan po ang hahanapin ko. I-search po ko po yan. So, i-search po natin siya. Tandaan lang po natin yung video na gusto natin i-search. So, i-search po natin siya. Tandaan natin yung title. So, nasa taas po ang search button. Ayan, search po natin. Cute pets. Ayan siya, and funny animals compilation. Ayan po siya. Click po natin. Ayan. Sa may dot, sa may right side. So, ayan. Ayan, Creative Commons. I-click po natin yan. So, ayan po natin. Ayan po natin laging, ano. So, click apply. Then, ayan po siya. Makikita na po. Ayan po, makikita po natin dyan, Creative Commons, apply natin. Ayan, makikita po dyan yung mga videos na pwede nating i-re-upload. So, click po natin. Ayan po yung tatlong cute na pets. Ayan po yung nireus ko. So, ayan po, sa may gilid ng title, may ano po dyan, i-click po natin. I-check po lang po natin kung pwede po ba siya. May Creative Commons po ba siya. Ayan po. Scroll up po natin. Check po natin. Para hindi tayo makapiright. Hinaan ko lang. So, ayan po. Scroll up po natin. Ayan. Ayan. So, meron siya. Meron siya, ibig sabihin, pwede po siyang ma-reuse content or re-upload natin. So, ayan po. So, pwede na po natin siyang i-download. So, hanapin po natin siya. Ayan, pwede po siya. May Creative Commons po siya. Lagi po natin tandaan. Kapag may Creative Commons, pwede po natin gamitin o i-re-upload ang videos. So, ibig sabihin nun, pwede natin siyang i-upload at pwede nating maiwasan na hindi tayo makapiright. So, ayan po. I-copy link po natin. Ayan. Copy link. Tapos, pagkatapos natin i-copy link, bunta po tayo sa Google para ma-download po natin. Close natin ang YouTube. Ayan. Close natin. Tapos, punta tayo sa Google Chrome, doon natin i-download. So, Google Chrome tayo. Ayan. So, X ko lang. Ayan. So, Google Chrome po tayo. I-search po natin doon ang SafeNet download. Ayan. So, ayan po siya. I-click po natin. X ko lang to. So, ayan. I-click po natin YouTube Downloader. Ayan po. So, yung kinapin natin na link, i-enter po natin dyan.
paste po natin. So, ayan po siya. So, lalabas na po siya. Ayan po. Ayan po. So, pwede tayo mamili ng size. So, okay na sa akin yung 720. So, yan po yung kinapi natin doon sa YouTube na, na pwedeng i-reuse. So, download natin. Ayan po siya. Huwag nyo po agad i-X. Kasi pag i-X nyo po yan, magkakaproblema po ang pag-download niya. So, ayan. Ayan siya. Click ang download. Ayan. Ayan, so, check natin sa ano, sa gallery natin kung na-save na ba siya doon. So, expo natin yan. Ang po siya, yan po yung dinownload natin. So, i-check po natin sa gallery kung nandun na po siya. Gallery. So, click natin. Hanapin po natin. Album. Ayan na po siya. Siya po yung pinakauna. So, ayan na po. Ayan, naka-download na siya. Naka-save na sa gallery natin. So, punta po tayo. Ito po yung technique na para hindi tayo makapiright. Sundin nyo lang po siya. So, balik tayo sa YouTube. So, punta tayo sa channel natin. Ayan. Tapos mag-upload tayo ng video, yung video na dinownload natin. Remember, naka-re-upload na yun, pero pwede natin gamitin. So, ayan. Click natin. So, ayan. Ayan siya. Create a title. So, kahit anong title po ang gusto nyo ilagay niya dyan. So, ayan po. Ilagay ko funny animals. Tapos sa description, ilagay nyo po dyan kung ano po ang video na anong dinownload nyo. So, compilation natin. Sige. Ayan. So, next. Click natin ang next. Ayan. So, may pagpipilian tayo. So, i-click natin ang no, it's not made for kids para makakatanggap po tayo ng mga comment or hindi siya private. Click natin upload. Ayan, click natin upload. So, napaprocess na siya. So, ito ang tamang paraan para hindi tayo makopyright. So, punta po tayo sa YouTube Studio. Diyan. Punta po tayo dyan. Click po natin yan. So, medyo loading. Kasi alam mo naman, mahina ang internet dito. So, click po natin. And wait lang po natin yung YouTube Studio. So, ayun. So, nandito na tayo. So, i-click po natin dito sa may left side yung 3 dots. So, sa video po tayo yung in-upload natin, i-check natin. So ayun, nasa taas processing pa sa processing video, i-click po natin yan. So yung may ano pencil sign, i-click po natin yan siya. Dito po tayo sa advanced settings. So, yan po yung technique, nandyan po ang tricks para hindi tayo ma-copyright. So, category, ano po bang video ang in-upload mo? So, i-click po natin yun sa left side para makita natin kung ano bang video yun. Pagpilian po natin. So, since na animal po ang in-upload natin, so hanapin po natin yung animals compilation. Mayroon po dyan. Ayan po. Pets and animals. So, dito po. Ito po yung iwas copyright.
yung license and ayan po yun. So since reuse or pwedeng reuse or re-upload, so i-click po natin ang Creative Commons. Yan po yung techniques na hindi tayo maka-copyright. So guys, next po dyan, i-click natin ang next na sa taas. Ay, save. Save pala. So, ayun po. Safe na po yung video na in-upload natin. Hindi na po yun maka-copyright ni YouTube. So, ganun lang po siya kadali. Para hindi po tayo maka-copyright ni YouTube. So, sundin lang po natin ang steps na binigay ko po sa inyo. Legit to guys. Hindi kayo magsisisi. Malaking tulong po to talaga sa mga tamad na mag-vlogs or gumawa ng videos. So, pwede po kayong kumuha sa YouTube na walang halong chemical na kahirapan. So, ito, yun, ito po yung ginawa ko. Marami po akong dinownload or ni-reuse content. So, ito lang po ang tricks na ginagawa ko. As for now, wala naman pong email na mula kay YouTube na nag-copyright ako. So, safe po siya. So, yan guys. After yung maano mo siya, so, balik ka na po sa YouTube mo. Check mo na lang siya doon kung na-upload mo na ba. So, ganun lang po siya kadali guys. Marami pong mga nag-reuse content po na ganito po ang ginagawa na hindi po sila naka-copyright ni YouTube kasi nga po safe po yung ganun pag may Creative Commons. So ganun lang po kadali guys. Hope na nakatulong po to sa inyo. So sana po nakatulong po to sa inyo, lalong-lalong sa kagaya ko na small YouTuber pa lang. So ganyan po ang ginagawa ko, nangunguha lang din pa ako ng videos. So guys, if you are new here, please subscribe my YouTube channel. Thank you.